and Tops, and welcome to my channel. So I think, guys, ito yung pinaka-updated na vlog na ginawa ko. Oh my god, I'm so happy. So this vlog, guys, it's about mga quick updates na nangyayari sa buhay ko kasi ang dami talaga nagtatanong. Nox, feeling famous. Bilisan natin itong vlog na to. Bilisan natin itong pagsasalita na to kasi ilang oras na lang magtitilaok na ng mga besi ko dyan. So, this fast few months, guys, ang dami nang nagtatanong sa akin bakit super late na yung mga ina-upload kong vlogs and then ang tagal kong nawala, I mean, ang tagal kong hindi nakapag-upload talaga ng mga videos ko dito sa YouTube nga. So, ayun, actually, ang dami talaga nangyari ngayon sa pangkabuhayan showcase ko. So, una na dyan, guys, yung aking pong laptop. Hindi ko alam kung anong tawag doon, nalimutan ko na parang system error, parang software error, mga ganon. So, ayun, hindi ko siya napaayos agad. Kasi nga, alam niyo naman yung schedule ko sa office, diba? Mid-shift po ako. So, wala akong time dalahin siya ng weekdays. And then, pag weekend, ang hirap guys, ang hirap maghanap ng available ng repair shop ng weekend, promise. Pero ayun, may nagsuggest nga sa akin, dalahin ko daw sa Gilmore. So, ayun, dinala ko siya. Pero, bago ko siya dalahin doon, ang tagal, siguro mga 3 weeks, mag-August ko na nung nadala ko siya doon sa repair shop. And then after nun, guys, nag-ayos naman ako ng mga papers ko for my application in US visa. And then pagka-approve, guys, ayun, after 1 week, nagpunta na agad kami ng LA. So ayun, hindi ko na talaga naasikaso yung mga pending vlogs ko. I mean, ang dami ko talagang hindi nagawa. So sabi ko na lang, yung mga free time ko sa LA, doon na lang ako mag-upload. I mean, mag-e-edit ng vlog. Kaso hindi nangyari kasi nga super nag-enjoy talaga kami doon. Ayun, parang hindi na kami nagpapahinga. Parang tulog lang pagkagising, rampa agad. Ganun yung mga ginawa namin sa LA. Hindi ko na alam yung mga tatapin. And then guys, nung pag-uwi ko dito sa Pilipinas, nung mag-e-edit na ako ng mga vlogs na ginawa ko, ng mga videos, naalala ko, nireformat pala yung laptop ko nung pinaayos ko nga. So, nawala yung mga in-install ko before na editing software. Ang ginagamit ko kasi before ay Windows Movie Maker. Napaka-loyal ko sa kanya. Kasi alam nyo naman, napakadali lang mag-edit doon. Napakadali lang niya matutunan. So, nung i-install ko na siya, guys, doon ko lang nalaman na pinace out na pala ni Windows, si Windows Movie Maker nga. So, wala na siya. Goodbye. So, ayun, medyo nalungkot ako kasi nga wala akong time pag-aralan yung ibang editing software. So, ayun, pero wala akong choice. Ang dami kong trinay na software, guys, pero hindi talaga nag-work. Parang nalilito talaga ako. Kailala ko, una-una kong in-install is yung pinaka-famous now, si Filmora. Pero hindi ka talaga siya hindi ko talaga siya ma-install ng maayos. May mga something. Trinay ko na lahat, pati mga crack version niya. Ang dami ko lang pinagtanungan kung paano siya i-install ng bonggang-bongga pero hindi talaga siya nag-work sa akin, best. So, I'm so sorry. And then, sinunod ko naman si Power Director. Ewan ko, may something dito sa laptop ko talaga. Ayaw niya doon. Parang ilang beses ko na siyang in-install, okay naman. Pero, biglang paggagamitin ko na siya, bigla na lang siyang kusang magpo-close. Ginawa ko na rin lahat. And then after nun, trinay ko naman si Sony Vegas. Sabi nila, maganda rin daw si Sony Vegas kasi parang siya, bonggang version lang din ni Movie Maker, ni Windows Movie Maker. So, ayun, atawa ako, trinay ko siya. Kaso, ang problema, lahat ng ini-edit ko doon, laging pixelated. Hindi ko rin alam kung bakit. Ang dami ko na rin tinanong, ang dami ko nang pinanood na tutorial para mawala yun. Pero hindi siya nag-work sa akin. Hindi ko talaga alam, guys, kung anong meron sa kanila at ayaw talaga nila sa akin. Pero wala akong choice, guys, kundi pag-aralan si Adobe Premiere Pro. Kaya ayun. Actually, matagal ko na talaga siyang gustong matutunan. Pero before kasi parang sabi ko noon, gusto ko easy-easy lang kasi vlogs lang naman. More on vlogs lang naman yung ginagawa ko. Alam niyo naman yan. Kaya sabi ko, mag-stick tayo kay Windows Movie Maker. Pero ayun nga, nawala siya. So ayun, pinag-aralan ko talaga ng bonggang-bongga si Adobe Premiere. And then ngayon, natutuwa naman ako kasi nagagamay ko naman na siya little by little. Puro basic pa lang naman yung nalalaman ko sa kanya. So ayun na nga, guys, I'm looking forward na ma-explore ko pa siya ng bonggang-bongga. And then next naman nun, guys, kaya hindi rin ako nakapag-upload talaga ng sunod-sunod. Kumbaga, nung mga after kong natutunan si Adobe Premiere, nakaka-upload na ako pero
hindi sunod-sunod. Mga, I think, once a month or twice a month lang yung na-upload ko. So, ayun. Kasi nga, after nung pagbalik ko naman ng LA, sumali kami sa ano, sa isang dance contest sa company namin. Parang inter-account siya. So, ayun, nag-focus talaga ako doon. Talagang, ano, after ng trabaho ko, diretso practice agad kami. Ganun yung naging routine ko nung mga sumunod na buwan. And good news, nanalo naman kami dun sa dance contest na yun. So, abangan nyo na lang yung vlog ko dun, guys. Bali, ikukwento ko na lang siya kasi hindi ko siya na-vlog. So, next year ko siya gagawin. So, abangan nyo yun, guys. And then, ayun, after nun, dun pa lang talaga ako nagka-time mag-upload ng mag-upload. Kaya nitong Burmans, guys, konti lang talaga yung mga nagawa kong vlogs. Kasi hinabol ko talaga yung, ano, yung mga late. Especially nung nag-LA. Kasi 8 days nga siya na vlog yung ginawa ko. So, ayun. Ganon. Kaya yung iba, akala nila, ano, nandun pa rin ako. Pero, sa totoo lang, late ko na lang talaga siya na-upload, guys. I mean, late ko na lang siya na-publish dito sa YouTube. And then natutuwa din naman ako kasi after ko ma-upload noon, ang dami ko ring na-capture na iba. And good thing na habol ko siya, na-upload ko siya lahat. So ayun na lang, yun lang siya talaga. So yun lang talaga siya, konti lang talaga siya. Pasensya na, guys. So ang gagawin ko na lang, guys, babawiin ko na lang siya next year. Kasi actually, ang dami ko pa talagang hindi na-upload ng mga vlogs. So ayun, itutrowa ko na lang siya. I think January, February. Sana talaga magawa ko siya. And then guys, ito pa pala. Gusto ko pong mag-thank you sa inyo kasi 9,000 subscribers na tayo. So ayun, thank you so much po sa lahat ng mga nag-subscribe sa aking channel. Grabe. It means a lot of me. So isa pa yan, guys. Ang dami pong nagtatanong sa akin, paano ko daw po na-achieve agad yung ganyan karaming subscribers, eh, kaka-start ko pa lang last year mag-vlog, diba? And then, hindi naman daw ganun karami yung mga views ko. So, I think number one reason dyan is yung pagsali ko sa Smart Launchpad. Naalala ko nun, bago kasi ako sumali ng Smart Launchpad workshop, nasa almost 4,000 pa lang yung aking subscribers. And then, nung nanalo ako dun, guys, after nun talaga, doon ko napansin, sunod-sunod yung mga subscribers ko. So, ayun, I think isa siya sa mga malaking tulong talaga kung bakit dumami yung subscribers ko. So, ayun, napakalaki ng utang ko sa Smart Communications. Thank you so much. And then, nung gumawa kami ng series din sa kanila, yung Smart Launchpad Showdown, ayun, isa rin yun sa mga malalaking tulong. And then, ano pa ba? Palapit na ng palapit yung mukha ko. And then, before guys, talaga, aaminin ko sa inyo, I do sub for sub. Pero, eto ha, wait lang, mag-explain ako. Nung nag-start pa lang ako mag-vlog, talagang nakikipag-sub for sub talaga ako para din mapansin yung channel ko. And then ngayon, guys, ang ginagawa ko na is nakikipag-sub for sub pa rin ako. Pero, ano, inaalam ko na yung content or yung channel nung sinasub ko para at least updated ako sa ginagawa niya para makapag-comment ako sa... Para at least alam ko yung mga ginagawa niya sa channel niya, alam ko yung passion niya. So ayun, inaalam ko talaga. Nakikipag-friends ako talaga sa sinasub for sub ko. Alam nila yan. So ang dami na rin kasing ano eh, again sa sub for sub nowadays, guys. Kasi nga, ang purpose mo lang nung kaya ka nakikipag-ganon is para dumami yung subs mo. So, ang purpose kasi nung pag-sub sa channel mo, diba? Para makita yung passion mo, I mean, malaman nila kung ano talaga yung content mo para mapanood yung mga videos mo, yung mga vlogs mo. So ayun, para sa akin ganoon na siya. Kaya talagang ngayon yung mga sinasub for sub ko is inaalam ko na talaga kung sino sila. And then nakikipag-friends talaga ako, ina-add ko sila sa Facebook, nakikipag-usap ako sa kanila. Kaya ayun, thank you so much, guys. So ayun, yung mga ang dami kasi nagtatanong ng advice sa akin, feeling famous talaga. So, ang mga advice ko, guys, sa mga nag-start pa lang mag-YouTube dyan is makipagkaibigan kayo sa mga co-YouTubers nyo kasi social media din yan. Parang Facebook, Instagram, and Twitter din siya. So, diba, ano bang purpose nun to gain friends? So, ganun din sa YouTube para sa akin. And then, sumali kayo sa mga group. You know what, guys? Ang daming group sa Facebook. Yung mga nagbo-vlog, yung mga nagbo-beauty vlogger, lifestyle vlogger. Ang dami nila, guys. And then, kung sasali kayo, syempre, unahin nyo na yung dito sa atin, yung mga locals. Napakarami nun, guys. Hindi ko alam kung pwede sila i-mention, pero bahala na. Kasi, doon ako nakagain ng subscribers. And then, ang dami ko nakilala doon sa kanila. Like, yung YouTube vlogger PH,
yung YouTuber Philippines officials, and then YouTuber friends, and then yung nakakaisang Pinoy YouTubers Philippines versus. So ayun, nakakatawa guys. And then kung sasali kayo doon, wag lang din kayong magpo-post lang ng magpo-post ng mga bago nyong videos, ng mga links nyo. Makipagkaibigan kayo guys. Kasi ganun yung ginagawa ko now, promise. So ayun, nakikipagkwentuhan ako sa kanila yung mga updates about sa vlogs ko, sa akin din yung mga nangyayari sa akin. Kaya ayun, ang dami ko ring nakilala talaga sa kanila. Kaya ayun, thank you guys. So bilang thank you ko sa inyo, isu-shoutout ko kayo. So eto na. Namiss ko to guys, kasi ang tagal ko na lang hindi nakakapag-shoutout. Kaso meron palang problem guys, kasi nung time na iniipon ko yung mga print screen ng mga channels na na-meet ko, nabura ko siya. Hindi ko alam kung paano siya nabura. So, trinay ko siya i-recover. Kaso, konti lang yung na-recover ko, guys. So, sa mga hindi ko po masasabi, guys, I'm so sorry. Mag-comment na lang po kayo. And then, gagawan ko kayo ng shout-out sa aking mga vlog next year. Promise po yan. Ay, antaray. Feeling famous talaga siya. So, simulan na natin ang aking pag-shoutout, guys. So, nandiyan si It's Me Sanchai. Si Jen Salomboy. So, thank you, Mom. Nice to meet you. Then, next, si Newt Lobete. Lobte? Tama ba yung pronunciation? Paki-comment na lang po kung tama. Ay, i-subscribe nyo siya guys. Napakagwapo ng taong to. Nakakatuwa ang kanyang mga videos. And then si Trisha Lee. At si Eliza Tipan. Tsaka si Bell TV. Ayan, hello. Alam nyo ba ang babata nila? Promise. Parang sabi ko ano ba yan? Parang napakatita ko pag kinakausap ko sila. So ayun, hi guys, i-subscribe nyo sila. Napakabata pa nitong mga to, pero nakakatawa yung passions nila sa pagbo-vlog. Then si Zoe, not Zoe. So siya naman taga-Davao pa to, and natutuwa ako talagang pinapanood niya yung mga vlogs ko. So nagko-comment talaga siya. So thank you so much. Sana ma-meet kita. And then si Marion Kelsley, so nagte-thank you ako sa kanya kasi isa siya sa mga nag-invite sa akin sa isang group chat ng mga vloggers, mga Pinoy vloggers. At ayun, thank you so much. Ayan na, shout-out kita. Ito yung promise ko sa'yo. Ito rin si Philip Marasigan, so ito yung promise ko sa inyo. Hello. And then si R. Justin, ay napakakulit ng batang to. Tignan nyo yung mga vlogs niya. Tatawa talaga kayo guys, promise. And then si Invisible Queen, thank you so much sa pag-subscribe. And then si Aaron, hello. Ang pogi din yan, promise. And then si Yuli Gaming, hello. Thank you so much. It's si Patty Villarante. Hello, nice to meet you. And then si JC Navarro, panoorin yung mga vlogs niya guys. Magaganda yung mga pinifeature niyang gadgets, especially yung mga abot-kayang gadgets. Then si King FB, hi Royce. Thank you so much, nice to meet you. You know what, nung nag-aaral pa lang ako mag Sony Vegas, isa siya sa mga nagtuturo sa akin. Sa kanya ako laging nagme-message kung ano ba, kung tama ba to, kung paano ba gagawin. So ayun, nice to meet you. Sana ma-meet kita in person. Si Martin Yu, hello. And then si Real Karshi, hello Momsh. Ayun, actually meron po kaming usapan. Gusto namin gumawa ng mga collab videos. So, probably next year na yon. So, sana matuloy siya. I'm so excited na ma-meet na kita in person, Momsh. Alam mo yan. And then next is si Jerome Padilla. Ya, tama ba? Yung... So, ayun, nice to meet you. And panoorin niyo yung mga videos niya. Ang galing niya mag-edit, guys. Then si Dodong Evad, hello! And then nakakatawa kasi parehas kami na isa sa nag-inspire sa amin na mag-vlog is si Will Dasovich. So, ayun, nakakatawa lang. Then si Donna Lalabs, hello! And isa pa to sa mga mamshi-mamshihan ko. Hello, Maria Zuzana. Hello, te! Kamusta naman? So nice to meet you din. Sana ma-meet din kita in person. I'm so excited na ma-meet ko kayong lahat. So yun yung mga shoutouts ko guys. So thank you so much. I'm so happy na na-meet ko talaga kayo. And thank you sa pag-subscribe sa aking channel. And sa mga hindi ko nabanggit, i-comment nyo na lang po. Promise po talaga gagawin ko talaga siya. I-include ko siya sa aking next vlog. Probably next year. So yun na nga, this is my last vlog. I mean second to the last. Kasi yung next na gagawin ko is yung aking year-end vlog na. So abangan nyo rin yun guys. Stay tuned. So, natutuwa ako sa year na to kasi ang dami kong na-meet talaga. Especially mga YouTubers, mga Pinoy creators, and then
ayun, ang dami ko rin na experience. May mga struggles na nangyayari pero natutuwa ako kasi nalalampasan ko siya. So, para sa akin guys, napaka-bongga ng aking 2017. Pa, yun lamang po. So, bago tayo matapos sa vlog na to, gusto ko lang po kayong i-greet ng happy, happy, happy new year. Then since ilang kembot na lang guys, mag-2018 na, ang wish ko lang naman sa life ko is sana maraming dumating na opportunities. And then sana makaya natin lahat ng mga pagsubok na darating sa ating buhay. And then yung mga na-meet ko this year, sana makasama ko pa rin sila sa journey ko next year. So ayun lang naman. Yun lang, napakasaya ko na. And then, of course, sana mas marami pa akong makilala. So, ayun lamang po, guys. Thank you so much for watching. I hope you like it. Sana nagustuhan nyo. And then, always remember, guys, super na-appreciate ko po talaga yung mga nagsusubscribe, yung mga nagla-like, and then ko-comment sa aking channel. Super thank you talaga, guys. Promise. And, Happy New Year! Woo! See you next year!